Dumako po tayo dito sa hindi magandang balita. Ito po ay nakakasuklam na pakinggan at panoorin balita sapagkat ang ine-expect po natin sa ating mga kapulisan ay dapat sila po yung pumoprotekta sa sambayan ng Pilipino. Sila po ay nanumpa ng mga sumusunod. Banggitin ko po yung out of office namin, ano, kasi dati ako naging pulis. Ito po, ano, kapag ikaw po, o dati pag nung ako ay na-appoint, at ngayon ang mga pulis na appointed, ito po yung kanilang out of office. Sabi po dito, ay having been appointed to the position of hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Dito sa binasa ko na ito, dapat alam ng ating mga kapulisan kung para saan po sila. Kayo po mga pulis ay nandiyan para po protektahan, pagserbisyuhan ang sambayan ng Pilipino, siguraduhin ang aming kaligtasan, panatilihing maayos at matiwasay ang ating lipunan. Pero dito po sa balita na ating panonoorin, pakinggan nyo po at ito'y nakalulungkot. Gumamit kasi ang mga ito ng mga ilang miyembro ng kapulisan para ma-achieve ng mga masterminds na ito yung level of impunity. At katulad yan, isa, meron pang litrato doon na isang lookout ay active member ng police. Kasabwat umano ang ilang pulis sa nangyayaring patayan sa Negros Oriental. Ito ang ipinahayag ni Attorney Levito Baligod, abogado ng pamilya ng pinaslang na si Governor Ruel de Gamo. Ayon kay Attorney Baligod, nakapagtala na sila ng 64 na patayan sa lalawigan bago pa man paslangin si Governor Ruel de Gamo. I said, there were several policemen who acted as spotters even in the previous meetings. Yung mga 2012 hanggang prior to March 4, 2023 incident. Grabe. Di ba? Active police officer ang pinag-uusapan dito mga tol. Supposedly sila dapat yung pumoprotekta sa sambayan ng Pilipino in particular diyan po sa mga mamamayan sa Negros Oriental. Pero ano ang nangyari? Sila pa yung naging kasabwat ng mga mamamatay tao. E paano nga naman mahuhuli yung pumapatay kung ang mismo mga kapulisan ng mga panahon na yan diyan sa Negros Oriental ang siya mismo ang kasabwat? Spotter. Alam nyo ba kung ano ang spotter? Ito yung pinaka-lookout. Halimbawa, may target ka. Wala kang baril. Ikaw lang yung spotter. Ikaw lang yung tagatingin. At magbibigay ka ng mensahe. Palabas na ang target. Sasakay ito ng sasakyan. Nakaupo sa gawing kanan, sa unahan. O, ganun yung mga certain informations. O, tapos, merong didikit ngayon. Saka ngayon papatayin yung tao. O ganun ang nangyayari doon pala sa Negros Oriental. Simula, sabi ng abogado, 2012. Yan na yung panahon na nanununkulan bilang gobernador. Itong si Governor Ruel de Gamo. O bakit nangyayari ngayon ito? Sabi ng asawa ni Governor Ruel de Gamo na si Mayor Janice de Gamo, tinanong siya ng reporter ng ANC, ano ang nakikita niyong dahilan kung bakit nagawa ito allegedly ng mga kalaban po ninyo sa politika o yung nagpapatay kay Governor Ruel de Gamo? Ano ang naging kasagutan nitong si Mayor Janice de Gamo? Power and money. At ngayon, tingin ko kaya nagkaganito yung mga pulis dito dahil po sa pera. Nag-uumapaw siguro ang perang ipinamudmud sa kanila. Para yung kanilang panunumpa na ito na binasa ko po sa inyo kanina, ay kalimutan po nila at bagkos maging bahagi po ng pagpatay dyan po sa Negros Oriental. Tuloy po natin ang balita.
umano sa mga nagsisilbing espatter na pulis ay may mataas na rango. Meron na po kaming identities ng iba, no? Medyo matataas yung rango ng iba, kaya nga, very confidential to. Umanhin ninyo na hindi ko masabi, therefore, lahat kami delikado. Kaya, ang kinakausap namin direct sa Secretary Abalos. Ang Philippine National Police... Biruin nyo, ang nangyayari patuloy ngayon, kung sino pa ang biktima, siya pa ang natatakot. Ay, nakong buhay talaga nga naman, oh. Alam nyo, naalala ko yung isang post ng kapatid ni Dr. Yumol. Shinare ko lamang a while ago sa ating FB profile. Nangihinayang talaga ako kay Dr. Yumol eh. Itong si Dr. Yumol, ito po ay naging biktima ng sirkomstansya. Ano? Siya po ay hindi ako naniniwalang masamang tao talaga. Ang problema lang, nung later part ng kanyang decision making, inilagay niya po yung batas sa kanyang mga kamay. But initially, mabait po ito, si Dr. Yumol. To be honest with you, sa aking kaunting kakayahan, hindi naman sa binubuhat ko ang aking sariling bangko. Pero parang ganun na nga. Baka sabihin kasi ng mga basher, nagbubuhat ako ng bangko. Sabihin na natin, nagbubuhat ako ng bangko. Kahit paano, tumutulong ako financially, palihim, sa advokasya ni Dr. Yumol. Naniniwala kasi ako na yung kanyang ginagawa noon para po sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po, oh. Diba? Siya po si Dr. Yumol. Nakilala po natin siya bilang isang doktor na meron pong advokasya sa pagtulong sa kanilang bayan diyan po sa Lamitan. But unfortunately, dahil po sa kanyang pagtulong na yan, pinag-initan po siya ng mga nakalaban niya po sa probinsya. To the extent na siya po ay pinagtangkaan ng napakaraming beses. At dahil po sa mga pangyayari na yon, hindi niya na nagawang pigilin pa ang kanyang sarili at inilagay niya ang batas sa kanyang mga kamay. Pero hindi dapat mangyayari yon kung ang kanyang mga hinaing ay napakinggan po ng gobyerno. Ang nakalulungkot, yung pinagkatiwalaan niya, ayon nito kay Dr. Yumol, ay mukhang siyang nagkanulo sa kanya sapagkat matapos siyang mag-report doon sa taong kanyang pinagkatiwalaan, eh makailang beses na po siyang pinagtangkaan ng buhay. Oh. Ang problema, mukhang nagkaroon ng problema sa pag-iisip itong si Dr. Yumol para gawin ang mga bagay na hindi niya dapat ginawa. Pinatay niya ang dating mayor diyan sa Lamitan, ang bodyguard nito, at saka yung nadamay na gwardiya. Nangyari po yan last year sa Ateneo compound diyan sa may Quezon City. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ninyo kung ano ang kwento ng buhay nitong si Dr. Yumol. At marahil, kung ako ang tatanungin, siyempre, mali itong ginawa ni Dr. Yumol. Pero kung naaksyonan lamang ng gobyerno nung mga panahong iyon ng kanyang mga hinaing, hindi mangyayari na makakapatay itong si Dr. Yumol. Pero wala tayong magagawa. Hindi natin siya pwedeng kampihan sa kanyang huling ginawa dahil yon ay pagpatay at maling-mali po talaga iyon. Ngayon, balik po tayo dito sa balita. Ito pong balita na ating pinag-uusapan, hindi po ito katanggap-tanggap. Dahil pulis mismo ang involved sa pakikipagsabwatan para po pumatay diyan po sa Negros Oriental. Titingnan natin ngayon at babantayan natin kung ano ang magiging aksyon dito ng ating kasalukuyang gobyerno. And nagtitiwala ako kay Secretary Benhur Abalos na yung mga ipinagkakatiwalang impormasyon sa kanya ng pamilya De Gamo ay kanya pong aaksyonan. Hindi katulad nung nangyari dito kay Dr. Yumol, na nagtiwala sa isang tao pero wala pong naging aksyon. Sinasabi may doon daw naging aksyon, nirefer daw po sa appropriate agency, pero hindi sapat yon. Dapat, the moment na nakaramdam ng pangaharas at ng pagtatangka sa buhay itong si Dr. Yumol, dapat inilagay nila ito sa witness protection program para napangalagaan naman yung doktor. Nagpapakabuti, naghahangad ng mabuti sa kapwa, pero siya pa ang napasama. Ngayon, nakakulong dahil sa pagpatay ng tatlong katao. Tuloy po natin.
ito pong balita. Isa tang National Police Commission, sinabing iimbestigahan ang mga pulis kapag nakuha na nila ang pangalan ng mga ito. Our good lawyer has not yet given the list, sir, but sir, pabigay po ni attorney sa ating listahan. We are going to work on it and they're going to undergo process. Just like what we have started from the very first week when we relieve people from different... Ito ah, hindi lang nakaraang administrasyon ang pinag-uusapan dito. Kung hindi, pati yung Aquino administration. Kasi bakit? Sabi ng abogado, bahagi. Mula noong 2012, sino ba pangulo noon? Aquino administration. Sino ang pangulo mula 2016 hanggang 2022? Duterte administration. Pero walang nagawa diyan sa problema sa Negros Oriental. Ang nakalulungkot lamang, syempre, nung mabawi sa pagka-gobernador, ang posisyon na yan ni Governor Ruel de Gamo, siya po ay lumaban na sa mga illegal diyan po sa Negros Oriental. Simula noong Oktubre last year at nadoble ngayon ang banta sa kanyang buhay. Medyo nakalulungkot kasi hindi na protektahan ng mga agent ng ating gobyerno si Governor Ruel de Gamo. Meron siyang mga bodyguard, mga pulis at mga sundalo. Ganun pa man, hindi naging sapat para protektahan ang kanyang kaligtasan. Masyado ring nagtiwala si Governor Ruel de Gamo sa kanyang kaligtasan. E napakademonyo ng mga tao na ito. Kaya in broad daylight, sa harapan ng maraming tao, pinatay siya. Nadamay pa ang 8 katao. Salamat na lamang at ang pangulo natin ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos. Walang room for impunity. Napansin nyo ba? Halos lahat ng mga krimen ngayon nare-resolba. Unti-unti nare-resolba. Pati yung mga pangyayari sa mga nakalipas na taon, nare-resolba ng kasalukuyang gobyerno. Kaya ako dito, nagtitiwala ako na sooner makikilala natin kung sino-sino ang mga pulis na ito na tinutukoy ng abogado ng de Gamo. At sana, sa lalong madaling panahon, malaman po ito ng publiko at masampahan po sila ng appropriate administrative at criminal liability or criminal charges. Administratively, para matanggal kagad ang mga pulis na ito. Biruin mo, tatayo kang spotter. May papatayin yung grupo ng mga demonyo dyan sa Negros Oriental. Tapos ikaw, binabayaran ka ng gobyerno, pinapasahod ka, nanumpa ka. Nanumpa ka sa ating sambayan ng Pilipino. Yan o, diba? Nag-pledge ka ng iyong allegiance sa ating gobyerno na ikaw ay magpapatupad ng batas, susunod sa mga legal na kautusan. Pero ano ang ginawa nila? Sila po ay bumaluktot doon po sa legal na dapat nilang pananagutan. Ano ang ginawa nila? Nakipagtulungan sa mga mamamatay tao diyan sa Negros Oriental. Stations and they have underwent their schoolings and a continuous process being also done to identify other policemen involved or probably connected with the congressmen. Mag-uusap kami ni Attorney Baligon, no? And we assure you, kung sino man ang mga involved na police dito, ang NAPOLCOM, I'm the chairman of the NAPOLCOM, no? We will follow the process of law at kailangang maano natin ito, masuspend dito, matanggal muna ito for the meantime pending investigation. At gagawin po natin lahat. Sana nga ganun ang mangyari, ano? Para nang sa ganon, pagbayaran ng mga... Wala na kasing sasama mga tol sa mga taong ganito. Kung gaano kademonyo itong mga mamamatay tao dyan sa Negros Oriental, mas demonyo itong mga protektor na pulis. Biruin mo, para lamang sa pera. Kasi ako hindi ako naniniwala ang gagawin ng mga pulis na ito. Kapalit lamang ng pakikisama nila doon sa mga tao na yan na mamamatay tao dyan sa Negros Oriental. Kapalit niyan, pera. Kung bakit sila nag-astang mga lookout at spotter sa mga papatay dyan po sa Negros Oriental. At naalala kong muli si Dr. Yumol. Sayang, Dr. Yumol, hindi ka nakapag-intay. Kung nakapag-intay ka lang talaga ng kaunti pang panahon at nakuha mo ang tiwala ni Secretary Benhur Abalos, baka nagkaroon ng resolusyon yung kanyang mga reklamo doon po sa kanilang probinsya. Kasi ako naniniwala ako, nung mga panahon kasing nangyari yung pagpatay ni Dr. Yumol, bago pa lamang sa pwesto eh.
nangangapa pa itong si Secretary Benhur Abalos eh. Pero tingnan nyo naman ngayon kung ano po yung pagtitiwala sa kanya ng tao. 90% ang nagtitiwala ngayon dito kay Secretary Benhur Abalos. Bagamat huli na, pero sana hindi mawala yung sakripisyo sa mga unang araw ng pagtulong nitong si Dr. Yumol. Kung ano man ang problema sa probinsya na kanyang pinanggalingan, sana makita din ng ating gobyerno sa kasalukuyan. But sa ngayon, mag-focus muna dito po sa problema sa Negros Oriental kasi hindi po talaga magandang hindi po magandang imahe ito ng ating kapulisan eh. Muli, nasisira na naman ang imahe ng ating kapulisan sa harapan po ng publiko dahil po sa mga tao, sa mga pulis na ito na 2012 pa lamang pala tumatayo ng kasabwat ng mga mamamatay tao diyan po sa Negros Oriental. Discuss natin maigi ito para mapaimbisigahan kagad namin in accordance with the law of the Pope. Yes, we will take action on this, definitely. Kwento pa ni Attorney Baligod, mas ipinagkakatiwala aniya nila ngayon ang kanilang seguridad sa mga sundalo dahil nananatiling nasa Negros Oriental ang mga pulis ng Manoy Spotter. Mabiruin mo. No? Sirang-sira ang PNP ngayon dyan sa Negros Oriental. Mama Dog, dito ka. Akalain mo, oh, mas magtitiwala pa ngayon itong mga degamo sa mga sundalo kaysa sa kapulisan. Eh, alam naman natin kung ano ang katungkulan ng sundalo at pulis, di ba? Ang sundalo, actually, dapat nasa kampo yan. Ready at any time na tawagin sila para protektahan ang ating bansa from internal and external threat. Mama Dog, huwag kang maingay. Ang kulit mo. Oh, nawala tuloy ako. Samantala ang PNP, ano ba ang nakalagay sa PNP? Sabi sa mission ng Philippine National Police, the PNP shall enforce the law. Magpapatupad sila ng batas. Maintain peace and order. Magpapanatili sila ng kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan. Prevent and control crime. Sisikapin nilang walang mangyaring krimen at kung merong nangyayaring krimen, eh dapat masuppress ito at makontrol ito. Maintain public safety and internal security with the active support of the community. Oh, ganon ang trabaho ng ating pulis. Pero ano ang ginawa ng mga pulis na ito na sinasabi ng abogado ng Digamo, si Attorney Baligod? Ano ang kanilang sinasabi? Diba? Sabi nila, nakapwesto pa sa Negros Oriental at natatakot tuloy sila. Eh talagang matatakot ka. Biruin mo, yung mga spotter na yan, kasabwat ng mga mamamatay tao tapos malayang nakakapagtrabaho diyan po sa Negros Oriental. Kaya sana mabilisin po ito ng ating Secretary of Interior and Local Government, sampahan ng kaukulang administrative at kung kumpleto na ang ebidensya, criminal charges itong mga pulis na ito. Walang room para sa ating kapulisan ng mga ganyang tao. Ano? Sisirain niyan ang buong organisasyon. Sisirain po nila ang buong Philippine National Police. Maaari din namin iparating ito kay Secretary Galvez ng DND. Dahil sa ngayon, yung kapulisan natin doon ay hindi stable when it comes to service and protection of the community. That's why we heavily rely on the armed forces in the area for our security and the security of the community there. Nakakahiya tuloy, ano? You know? Imbis na sa pulis, lumalapit ang tao. Sa sundalo tuloy lumapit. Pero siyempre, ito naman po ay salamin lamang ng ilang kapulisan dyan po sa Negros Oriental. O para rin sa paglilinaw at in fairness naman sa ating 227,000 members ng Philippine National Police, hindi naman lahat po sila e ganyan. Tingin ko, kung meron man, hindi naman siguro lalagpas ng 1,000 pulis. O sabihin na natin, baka hindi naman lumagpas ng 100 katao o 100 pulis yung mga involved dyan bilang spotter. Ang mahirap lamang kasi dyan, mga tol, sa katotohanan, may mga pulis dyan na alam ang sistema pero walang magawa kasi nag-iingat din naman po sila. Mahal din nila yung kanilang buhay. Walang pinakaiba yan sa akin noon nung ako po ay pulis. Ano, to be honest with you, marami akong nakikita sa mga kasamahan kong pulis ng mga panahong iyon na hindi maganda.
Sabi ko nga po sa inyo, kung ako po ay kumalakal ng illegal na droga, yung problema ko sa pera, solve na solve yun. Pero baka ngayon wala na ako. Kasi yung mga kakilala ko na pulis na kumalakal sa illegal na droga, karamihan, baka nasa hell na. Patay na eh. Tapos yung iba nakakulong. Yung iba ngayon awol, nagtatago. Ito ngayon, itong mga pulis na to, hindi natin alam kung sino-sino sa kanila ngayon ang magkakaroon ng bayag para harapin kung sakasakaling magkaroon ng investigasyon. Anyway, ito naman ang balita na ito, mga tol. Nakakadismaya, pero kailangan po nating ipaalam sa publiko sapagkat hindi naman tayo pwedeng magbulag-bulagan na ang mga pulis sa ngayon hindi po 100% angels. Ano, may mga devils. At yung mga devils po na yan, dapat po mawala sila sa ating kapulisan. Kayong mga taga Negros Oriental, kung meron mang manonood dito, alam nyo siguro kung ano ang sinasabi ni Attorney Baligod. At sana, yung pagtitiwala ninyo sa ating kapulisan, manumbalik kapag ka maayos na dyan po sa Negros Oriental. Pero dapat maalis muna yung mga pulis na tinutukoy nitong abogado ng Degamo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga tol. Salamat sa 8 manonood po natin sa Top 1 R Cream at sa 415 nating manonood mula po sa YouTube at Facebook. Hindi na po ako magbabasa ng iyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tol.